自動式人形の仕事がしたい？はい。ペンを握るのはまだ困難ですが、タイプライターなら操作可能です。いや、そうじゃなくて、聞きたいのは、どうしてその仕事が？知りたいのです。愛してるを知りたいのです。Pag-ibig. Ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig? Sino ba sa atin ang lubos na nakakaunawa nito? Salita. Ang kapangyarihan ng salita. Ang kakayahan lang ba nito ay ang magdala ng mensahe at impormasyon o higit pa roon? Sigurado ako, higit pa roon. Noong 2018, maraming anime ang lumabas pero meron isang namumukod-tangi dahil sa angkin itong ganda, mahusay na estilo ng panulat at ang bida nito na tatawid sa landas ng kalungkutan. Mga kaibigan, halina at pasukin natin ang mundong ginagalawan ni Violet Evergarden. Ang kwento ni Violet Evergarden ay tungkol sa panahon kung saan katatapos pa lamang ng digmaan. Ang ating bida na si Violet ay nasa miserableng estado. Nagising siya sa isang pagamutan, wala ng mga braso at hinahanap ang kaisa-isang taong nag-aruga sa kanya na si Major Gilbert Bougainvillea. Para makakilos muli ng normal ay kinabitan siya ng mga artipisyal na braso at kamay na yari sa bakal, sapat upang magampanan ang bago niyang tungkulin bilang Auto Memories Doll sa CH Postal Company. Ano nga ba ang Auto Memories Doll? Sila ay mga ghost writer. Ang trabaho nila ay tumulong sa mga tao upang makapagsulat ng mga liham, nobela, tula, kasaysayan, opisyal na dokumento at iba pang bagay na may kinalaman sa pagsulat. Bakit ito ang bukasyon na pinili ni Violet? Simple lang, dahil sa kanyang kagustuhang maunawaan ang mga huling sinabi sa kanya ni Major Gilbert. Kokoro kara. Aishiteru. Nang maging Auto Memories Doll na si Violet, ay dito nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran, pagkilala sa sarili, at ang maunawaan kung ano ang mga emosyon. Si Violet kasi ay originally isang sundalo, pero hindi siya karaniwan. Napakagaling niya makipaglaban at wala siyang nararamdamang emosyon pag pumapatay siya ng tao. Dahil dyan, itinuring siya ng mga superior niya hindi bilang tao kundi armas o kagamitan lamang. Ang alam niya lang gawin ay sundin ng walang alinlangan ang anumang ipag-uutos ni Major Gilbert. Subalit ngayong tapos na ang digmaan, ay wala na siyang dahilan para lumaban bukod pa sa hindi niya alam kung nasaan na si Major Gilbert. Sa puntong ito ng storya, makikita natin ang paunti-unting transition ni Violet mula sa isang cold-blooded killer ay magiging isa na lamang siyang ordinaryong dalaga. Sa aking obserbasyon, nakita ko ang irony ng karakter ni Violet na kung kailan pa siya nagkaroon ng bakal na kamay at naging mechanical, doon pa siya mas emosyonal at nagkaroon ng empathy. Ngayon bilang isang doll, ay naengkwentro ni Violet ang iba't ibang malulungkot na kwento ng kanyang mga kliyente. Bawat isa ay nagpapakita ng relasyon ng mga tao mula sa magkasintahang politikal, mag-ama, magkapatid, sundalong nawalay sa kanyang mga magulang at kasintahan. At higit sa lahat, ang episode 10, ang storya ng mag-ina. Sa totoo lang, napakalaki ng impact sa akin ang episode na to. Nakakaiyak na yung sitwasyon ni Anne. Pero nung eksena na ni Violet sa opisina, hindi ko na kinaya. Nagsisikip ang dibdib ko. Alam mo na sa yugtong ito, normal na si Violet. Kasi nasasaktan na siya para sa ibang tao. Pero di niya yun pinakita habang nasa trabaho siya. Noong natapos na ang lahat, doon siya bumigay. Tapos, ako,
ay bumigay na din. Sa pagkakatanda ko, huling beses kong naiyak ng ganon ay noong anohana pa. Alam nyo, hindi siguro magiging effective ang Violet Evergarden kung wala ang napakagandang animation nito. Bawat eksena ay tila mamahaling painting. Kadalasan ang ganitong kalidad ay sa anime movies mo lang makikita. Pero ginawa nila ito sa isang series lang. Kitang-kita mo ang detalye ng mga background. 1900s European style. Ang galing ng imagination ng mga taong gumawa nito. Pati animation ng tubig, kuhang-kuha. Sobrang appealing sa mata. Pagdating sa character designs, ilang kritiko ang nagsasabi na si Violet daw ay isang saber clone. Makikita kasi ang color schemes nila pareho. Braided golden hair in a blue dress. O sige, saber clone na kung saber clone. But I would argue that Violet Evergarden is 10 times more beautiful than Saber, that it cheapens Saber because it's better than the original. Isa pang bagay, ang mga supporting cast ay magaganda rin ang itsura. Simula mo sa mga empleyado ng CH Postal Company hanggang sa mga kliyente, hindi sila nagbababa ng kalidad. Ultimo yung mga background characters ay binigyan din ng buhay. Sa maliliit na detalye na yan, makikita mo na sadyang pinaghirapang buuin at gastusan ang anime na to. Para sa akin mga utoy, ito ang pinakamakabuluhang anime na lumabas noong 2018. Marami kasi itong bagay na tinalakay. Una na nga rito ang malupit na epekto ng digmaan. Yan ang punot dulo ng mga conflict sa storya. Maraming mga tao kabilang na si Violet ang dumanas ng mga pagdurusa dahil dito. Ikalawa, pinapakita sa anime na to na ang pag-ibig ay maraming anyo at ipinapahayag sa iba't ibang kaparaanan. Ito ang gustong maunawaan ni Violet na sa huli ay konti lang ang nakuha niyang sagot. Ikatlo, ang kapangyarihan ng panulat. Sa kasalukuyang panahon ng pag-uunlad, marami sa atin ang hindi napapansin at madalas na binabaliwala ang mga sulat. Pinakita sa anime na to na mahalagang makarating ang mga mensahe, lalo pa nga at galing ito sa mga mahal natin sa buhay. Bilang isang OFW, alam ko ang pangangailangang ito. Nakapaloob sa sulat ang mga balita, impormasyon at damdamin para sa sinulatan. Sa panulat din tayo umaasa na makakakuha tayo ng bagong kaalaman na magsisilbing gabay ng sangkatauhan para sa bukas na darating. Ikaapat, tinuruan tayo ni Violet na makabangon mula sa mga trahedya at masasakit na pangyayaring pwede nating maranasan. Ipinaalala sa atin ang anime na to na lahat tayo darating sa punto na mamamatayan tayo ng mahal sa buhay. Matindi ang dagok na pinagdaanan ni Violet pero hindi yun naging dahilan para siya huminto. Sa tulong ng mga kaibigan ay muli siyang nakabangon at nagkaroon ng lakas para magpatuloy sa buhay at tanggapin ang mga nangyari kahit gaano man ito kasakit. Mga utoy, bilang panghuli, ang Violet Evergarden ay mayroong hindi karaniwan at napakagandang visual appeal. Matutunghayan natin dito ang sari-saring malulungkot na kwentong kapupulutan ng aral at kukurot sa inyong mga puso. Kwento ng isang dalagang ang hangarin ay maunawaan ang salitang pagmamahal. Sa ganang akin, nakita ko sa anime na to na meron palang magandang anyo ang kalungkutan na nagre-resonate sa aking pagkatao. At dahil dyan, ang Violet Evergarden sa palagay ko ang pinakamagandang anime noong 2018. お初にお目にかかります。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス。
バイオレット・エヴァーガーデンです。